Home Radio 97.9, two-time Most Promising TV Station Awardee, Aliu Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod. At isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakarasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News Account, Facebook, YouTube at DWIZ News Website. At panoorin din ng live nationwide sa Aliu 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Sa oras na 5:05 makalipas po ang alas 5 na ng morning, silipin na po natin ang mga umaarangkada ang ulo ng mga balita. Arangkada Balita! Panibagong big time! Big time talaga. Oil price hike, nakaumang na naman as usual bukas. Arangkada Balita! Ito namang 20 pesos na halaga ng bigas, hindi pa rin isusuko ng gobyerno. Arangkada Balita! O good news para ho sa ating lahat, bawas singil sa kuryente, asahan ngayong buwan. Arangkada Balita! Anong nila dito? Ngayong buwan lang? Ngayong buwan lang. Pwede ba sa mga susunod na buwan? Samantala mga kaibigan, balita naman sa Mayong Dagat, Russian government nagdeklara ng federal emergency dahil sa tumitinding pagbaha. Arangkada Balita! Dating people's champ o dating boxing champion at dating Senador Manny Pacquiao, mas tututukan na ang MPBL kaysa politika. Arangkada Balita! Sa balitang showbiz, Rica Paralejo o Paralejo pumalag sa bumatiko sa kanyang bikini picture. Arangkada Balita! Mamaya sa viral na balita, mamaya subukan po natin kung makakahabol itong viral na news na ito. Ang katotohanan sa likod po ng viral na April Fool's prank, atin pong alamin. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! At kaya nga po ay araw na naman ng Lunes, Abril 8, 2024. Dito pa rin po sa Bilamay Todong Lakas, DWIZ 882 at Aliu 23. Kami pa rin po inyong mga magiging tagapagatid balita. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita! At sa umarangkada nga pong mga balita bukas, lalarga na ang panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo na naman. Ayon sa Department of Energy, aabot sa 90 sentimos hanggang piso at 20 sentimos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina
Habang piso at 20 sentimos hanggang piso at 40 sentimos ang itataas naman ng presyo ng kada litro ng diesel, mga gumagamit po ng malalaking sasakyan gaya po ng jeep. Magmamahal na naman, ako ito, ng piso at 10 sentimos hanggang piso 30 sentimos ang presyo ng kada litro ng kerosene. Kabilang sa mga itinuturong dahilan ni DOE Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau na dahilan. Ito po yung kabilang sa mga dahilan ay yung nagpapatuloy na digmaan sa Middle East, particular po dyan sa Israel. Maging yung pag-atake po ng Ukrainian forces sa mga oil refineries ng Russia at yung pagbabawas, patuloy na pagbabawas ng supply o production ng mga miyembro ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC sa pangunguna po ng Saudi Arabia. Arrancada Balita! Samantala, nakatakdang magsagawa ang pamahalaan ng Traffic Summit. Yan po ay sa April 10. Uy, holiday Miyerkules, din, di ba? Miyerkules. Miyerkules, oo. Sa pamamagitan po ng bagong Pilipinas Town Hall Meeting on Traffic Concerns, tatalakayin sa summit ang mga posibleng solusyon. Mm-hmm. Talaga naman. Dapat. Sa kasalukuyang problema ng bansa sa trapiko. Kasunod naman ito ng pag-amin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakikilala ang bansa. Uy. Lalo yung Metro Manila. Oo. Dahil sa matinding traffic. Binigyan din ni PBBM na kailangan magkaroon ng agarang lunas ang problema sa trapiko habang isinasagawa ang mga long-term solutions tulad ng mga infrastruktura. Oh, speaking of traffic, kasi nga, kaya pala sa Miyerkules isasagawa yan, walang traffic, holiday. Kaya paano natin malalaman yung Tsaka ang sinasabi yung, kahapon ni ano tawag doon yung mga solusyon? Oo, hindi ibig sabihin yung real time. Ika nga, di ba? Malalaman natin kung ano nga. Kaya lang pag real time 'yun, baka makadagdag pa sa traffic yung ano. Yun lang. Yung mga gagamiting, di ba, yung mga sasakyan ng mga official kung tatry nilang dumaan sa ganitong lugar, lalo na diyan sa EDSA o makalusot sa carousel, ay, hindi, sa busway. Sa busway. Oo, hindi. Kahapon, binabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga ilan sa mga long-term solution na nakikita niya na talagang magiging dahilan upang mabawasan yung matinding traffic congestion dito sa Metro Manila, yung pag-aayos po, no? Mm-hmm. Yung pag-develop doon po sa mga karatig probinsya gaya po sa Bulacan, Cavite, Laguna. Yan, Pampanga, Batangas. Mm-hmm. Yung mga karatig probinsya na yan, yan po ay i-develop ng husto upang doon mapunta yung mga trabaho, yung mga oportunidad. Yung mas mabilis kasi na makapagbiyahe. Yes. No? At kabilang na nga din sa binabanggit ng mga pangulo ng atin hong pangulong BBM, yung mga infrastructure projects gaya po ng North-South Commuter Railway na hanggang Kalamba at Ituday, daw sarado yung bahagi ng Metro Manila, maghihintay po talaga tayo ng 5 taon para din doon sa mga iba pang mga proyekto. Let's all be positive na lang. Mabilis lang naman ang panahon eh. Yes. Tsaka makikita mo naman talaga na yung development. Yes. Ayan. Yung progreso, yung pag-usad ng mga proyektong yan. Na may konting bakal, may konting haligay. Diba? May halo pong talagang sakripisyo. Yan. Yung pag-unlad. Wala namang nakakarating sa tagumpay ng hindi nadadapa. Yun. Diba? Wala naman ding nakakarating sa tuktok ng bundok na hindi nasusugatan o hindi pinagpapawisan. Lahat naman ho yan ng tagumpay ay kailangan pong dumaan sa sakripisyo. Matinding sakripisyo. Matinding pagpapawis, dugot pawis po ang ilalaan po dyan. And speaking, eto pa matindi ho, mga katodos, ha. Itong talagang inaabangan ho talaga ho ito ng lahat. Ano yun? Lalo ng mga uring manggagawa. Uh-oh. Yung presyo po ng bigas na hanggang ngayon,
Da, eto. Alam mo, nung makwento ko lang ng iklimikay lang. Dito sa Phil Rice, no? Sa Science City of Muñoz, sa Nueva Ecija. Pag nakita mo naman yung plano ng gobyerno, naman. Talaga namang napakaganda eh, no? Talagang maaabot natin yung, lahat positibo eh, na maaabot yung rice sufficiency. No? Ang target is 2028, of course, no? Pero may mga bagay-bagay talaga na beyond our control, beyond our control, yung mga namumuno sa ating pamahalaan. Pero, maganda pa rin na magtulong-tulong tayo. Diba? At syempre, yung ating pong magsasaka, wag ho nating pababayaan. Number one yan. Number one po sa prioridad ho yung pagkain. Yung pero alam mo doon pala mga kaibigan sa Phil Rice, no? First time ko nung last week eh. Thank you sa ano pala, Presidential Communications Office, PCO. Kay Secretary Chelly Garofil, kay Undersecretary Cesar Chavez, kay Asik Joey Villarang, of course. Oy, andun nakita ko. No? At saka si Director Julius Leonen, at saka yung mga PCO boys, no? Na talagang mga gwapo. Mga dating kasamaan din natin sila sa media, of course. Oo, makikita mo yung sa Phil Rice, meron sila doon tinatawag pala na Future Farm. Na pag nandun ka, punong-puno ka talaga ng pag-asa. Eh, yes. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Huwag tayo mawala ng lalo pag-asa. Sa pagkain. Yan. Siyempre, rice is life rice na is sabi. Life. Diba? Pero kasama sa buhay huye ng mga Pilipino, yung pagkain, yung kanin. Dahil nananatili pong adhikain natin lahat ng pamahalaan ang 20 pesos na kada kilo ng bigas na ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga kampanya ito noong presidential elections noong 2022. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel De Mesa, layunin pa rin nila ng kagawaran na kahit na may mga hamon ay mahirap itong maabot, ay pursigido po sila ito na maibaba sa 20 pesos yung presyo po ng bigas. Gayunman, binigyang din ni Asik De Mesa na ginagawa ng DA ang lahat upang mapababa pa ang presyo ng bigas, lalo na ang production cost. Kasi kung bababa po ang production cost, bababa rin po ang presyo po ng bigas. Yung production cost, yan po yung ginagastos sa pagpo-produce po ng palay. Samantala, aminado naman si De Mesa na hindi na inaasahan ng DA ang pagbaba pa ng presyo ng retail price ng bigas ngayong anihan dahil sa mga external shocks o hindi po inaasang pagbabago sa ekonomiya lalo po sa labas ng bansa. Arrancada Balita! Magaling yan si Asik De Mesa, no? At na-interview natin, okay na okay yung mga sagot. Pero syempre, talagang magpuporsigihan pa rin ho ng gobyerno na yun nga yung sinasabi natin, maisulong itong rice self-sufficiency hanggang 2028. Kahit may baba na lang marahil yung presyo, kung hindi kaya ng 20, gawin nating staggered. Kung kaya ng pababa ng pababa, hanggang sa 30, kahit yung 30, okay na rin sa akin din yun eh. Kung 20, di mas maganda. Diba? Pero kung doon tayo sa malapit, kung pero ano dapat, yung malapit sa katotohanan. Partner, maganda rin yung kalidad niyan, ha? Naman! Kasi, di ba sabi ni nga natin, ano, kahit wala kang, hindi masarap ang ulam mo, wala kang ulam, basta may kaning kang maganda na masarap. Diyan sa amin sa Nueva Ecija, maraming okay na kami. Kahit nga sold yung na. Gatas ng kalabaw. Kalabaw, inuulam namin, lalagyan mo lang ng asin yan, sarap yan. Ay, naku, gutom ako. Samantala, naku, sa kaugnay na balita. Ito ho yung ilan sa mga yung pin-repair, no? Inihanda ng sa tour ng Phil Rice last week ng PCO, no? Pinag-ibayo pa po ng Phil Rice o Philippine Rice Research Institute ang demonstrasyon ng drone technology para sa mas mabilis na pagdatinim at pag-ani ng butil. Sa katunayan, ipinabatid po nitong si Dindo King Denaire, ang Senior Rice Research o Science Research Specialist po ng Crop Protection Division ng Phil Rice, na mas makakatipid at magiging maluwag ang mga magsasaka sa paggamit ng drone. Ayan na, nakikita nyo sa inyong screen, no? Na nakapagsasaboy ng fertilizer sa loob ng 7 hanggang 10 minuto lamang, ha? Kada ektarya, kumpara po sa 2 hanggang 3 oras kung manual daw itong gagawin. So, ang laking tipid, no?
Sinabi pa po ni Donaire na tuloy-tuloy ang demo nila sa paggamit ng drone technology. Bagamat may ilang rehiyon na rin sa tulong naman din ng pamahalaan ang gumagamit na ng drone na nagkakahalaga ng halos 2 milyong piso. Pero actually 1.7 million pesos to be exact. Isa lang yun, ha? Hinihimok kanya nila ang mga magsasakang mayroong kooperatiba na bumili ng drone para sa mas mabilis ng pagtatanim at pag-ani ng palay. Inihayag pa ni Donaire na nagsimula sila ng demo ng drone para sa seeding noong 2019 sa loob ng Philrice mismo sa tuwing nagkakaroon ng lakbay alalay. Ipinabatid pa po ng Philrice scientist na noong wet season ng 2023 na malasir huyan ay sinimula ng demo ng drone seeding sa farmers fields kasama ng ibang anyay best technologies tulad ng variety, mowet up at weed management. Ngayon po ma'am ay nasa stage pa lang po tayo ng demo kasi gusto natin na maikayat din natin ng mga asosasyon ng ating mga magsasaka na gumamit din po nito itong ating drone technology at baka pagmumulan pa nila ng kanilang mga business. So dito lang po meron yung gumagamit nito. Sa ngayon mo mula pa ko kung ilan po. Sa ngayon po meron, meron na rin po. Meron na po ma'am. Meron na po, ma'am. Aside from here. Yes ma'am, meron na po. So meron na po sa ibang mga region. Ayon naman kay Ginoong Marvin Manalang, ang manager ng, ito yung minabanggit ko kanina, Future Farm dyan sa Philrice. Sa loob lamang daw po ng isang araw ay matatapos ang proseso ng paggapas kung drone ang gamit. Taliwas naman po sa 2 hanggang 3 araw kapag manual. Ito naman po, sa setup po na ito, drone po ang nagsabog ng binhi. Mm-hmm. Yan. So para sa inbred na varieties, based po sa mga result po ng research po dito sa Philrice, ang nire-recommend po natin ay pwede pa tayong gumamit ng 40 kilos na binhi po para sa inbred na mga varieties kung gagamit po tayo ng drone. At kung gagamit naman po tayo ng hybrid varieties, yung sa kabila pong plot hybrid po yan, ang seeding rate lang po natin dyan ay 20 kilos per hectare. Yan. So ang isa kasi sa challenge kapag isasabog niyo yung konting binhi in 20 kilos per hectare, medyo mahirap yun gawin para sa farmers. Pero through the use of drone technology, yun, efficiently and effectively, naisasabog din siya doon sa field natin evenly. Yan po naman mga kaibigan, ang magkasunod na tinig ni na Ginoong Dindo King Donaire, ang Senior Science Research Specialist at Marvin Manalang, ang manager po ng Future Farm dyan po sa Philrice sa panayam ng TWIZ. Arangkada Balita! Magpupulong naman sa ngayong linggo ang National Food Authority upang talakayin ang posibleng pagbabago sa buying price ng palay. Ito ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel De Mesa ay upang matiyak na magiging mas competitive ang NFA sa pagbili ng palay sa mga lokal na magsasaka. Batay sa pinakuling datos ng Philippine Statistics Authority, nabatid na mas mababa ang buying price ng dried palay ng NFA sa average farm gate price sa buong bansa na 25 pesos 21 centavos kada kilo. Bago ginita noong Setyembre ng nakarang taon nang pataasin ng NFA Council ang buying price ng dried palay sa 23 pesos kada kilo mula sa 19 pesos habang itinaas din sa 19 pesos ang kada kilo ng wet palay mula sa 16 pesos. Arangkada Balita! Samantala, nakalinya na ang mga programa ng National Irrigation Authority o itong NIA upang makamit ang rice self-sufficiency sa taong 2028. Sa panayon po ng DWIZ o NIA, National Irrigation Administration. Ayan, sa panayon po ng DWIZ, ibinahagi ni NIA Administrator Eduardo Edigillian ang plano ng ahensya na ilipat sa dry season ang 2 cropping calendar. Bukod sa makakaiwas sa pinsalang dulot ng bagyo, makakatiyakan niya sa naturang hakba ang walang patid na supply ng kuryente sa hydropower plants ng irrigation system, gayon din ang pagtaas ng produksyon ng ani. Tututukan natin yung pag-construct pa po ng additional na irrigation facilities. Pero
ang nakikita po namin na shortcut natin para pumating yan ay kung ililipat po namin yung cropping calendar natin sa yung dalawang cropping na cropping po natin sa dry season, ano po. Kasi ngayon ang isang cropping season ng niya ay pumapatak po sa wet itong rainy season. Eh, alam naman po natin, pagkamaulan, mababang yield natin, tsaka may bagyo. Samantala, inayag din ni Administrator Guillen na inihanda na ng NIA ang design and build manual na magpapadali ng implementasyon ng mga proyekto ng ahensya. Alinsunod naman ito, Anya, sa priority ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na matiyak ang food security sa bansa. Ang maganda po, food security ang priority ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya ang number one din na requirement kasi po ng food security is sa irrigation facilities, ano po. Sabi niya, dapat talaga itong tutukan natin kasi ang isang agricultural country, ang may pinakamalaki po na economic multiplier effect ay itong irrigation facilities, sabi po niya. So, ito right. po ang kanyang tututukan. At para po masabayan natin ang kanyang kagustuhang mapadali at mapaganda yung ating mga infrastruktura, napagawa po kaagad ako. Alam niyo, medyo mahirap ito kaya unang pasok ko pa lang sa NIA, inasikaso na namin yung pagpapagawa po ng tinatawag na design and build manual. Yan po naman ang tining mga kaibigan ni National Irrigation Administration, Chief Eduardo Eddie Guillen, sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Matalatan na po tayo ng ilang pag-uulat mula sa labas ng impilan. Mga kawani ng gobyerno, hinimok ni Pangulong Marcos na maging bahagi ng solusyon sa problema sa traffic congestion. Ang pag-ulat buhat kay Patrol 13, Gilbert Verdez. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kawani ng gobyerno na maging ehemplo ng disiplina sa kalsada. Sa kanyang pinakahuling vlog, inihayag ng Pangulo na ang disiplina pa rin ang pangunahing susi raw sa paglutas sa mabigat na daloy ng trapiko, partikular sa Metro Manila. Binigyan din pa ng Pangulo na kung walang disiplina, ay mababaliwala rin daw ang mga ginagawang hakbang ng gobyerno laban sa traffic. Kasabay nito, hinimok din ng Pangulo ang mga motorista na sumunod sa batas trapiko at unahin ang pagbibigay at hindi raw yung paghahari-harian sa daan. Hinikayat din ng Pangulo ang mga empleyado ng lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na pangunahan ang pagiging disiplinado sa lansangan kakibat ng paalala na ang pag-abuso at ang pagbaliwala raw sa batas trapiko ay hindi pribilehiyo na kasama sa sinumpaang tungkulin ng mga lingkod bayan. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Magbabalik po mga kaibigan ng ilambas sa mga malalakit minit na mga balita dito pa rin sa Arangkada Balita Monday Edition. Makalipas lang po yan ng ilang paalala. At ang oras... This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. 5:26 ng umaga. That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Arangkada Balita! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliance to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. That news update was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Hello, beautiful people!
ako po ang inyong tita Winnie Cordero. Matanong po ninyo, bakit panatag ang loob ko sa MX3? Dahil ito ay tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 is my choice. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mag MX3 araw-araw para MX-traordinary. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Nagsarang eskwelahan, tapos pag-refund ng tuition ay tinanggihan. Nako, bawal ito. Paano kung biglang magsasara na ang eskwelahan na papasukan ng iyong kapatid? Kakabayad mo lang ng down payment, pero ayaw na itong i-refund ng eskwelahan. Alam nyo ba na maaaring kasuhan ang eskwelahan dahil sa hindi nito pag-refund sa binayad na down payment? Ayon sa Section 43 ng Manual of Regulations for Private Schools, nararapat lamang na ibalik ang down payment ng isang estudyante kung magsasara na ang eskwelahan. Ngunit bago ito magsara, mayroong mga pamantayan na dapat ikonsidera. Una, kailangan ang closure ay katapusan ng school year. Pangalawa, kailangang wala ng estudyante ang naka-enroll. Ikatlo, kailangang ibalik ang mga tuition na naibayad na. At ang panghuli, kailangang may pahintulot ng Department of Education ang closure ng school. Kung ang estudyante ay nagbabayad ng tama, dapat lang paglingkuran din sila ng tama. Huwag nang balakin na manamantala. Baka masabihan kayo ng, nako, bawal ito. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. D-W-I-Z Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliu 23. At i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano. Huwag munang sasabak. Huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo! Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliu 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ, ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nacino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. At si Ate Juday. Arangkada Balita. Alright, sa oras na ganap ng alas 5.32 na ng morning, tanggap pa ho tayo ng ilang pa mga pag-ulat mula pa rin sa labas ng impila.
Paliparan, business as usual sa kabila ng nakaschedule na electrical upgrade. Ang pag-uulat buhat kay Patrol 45, Raul Esperas. Business as usual sa kabila ng sinasagawang electrical upgrade sa Paliparan. Sangayon kay Airport General Manager Eric Ines, naabisuhan na ang mga airline at meron na silang sapat na public advisory sa mga pasahero ng mga international at domestic flight na maaring maapektuhan sa kanilang isasagawang business o isasagawang electrical upgrade sa mga Paliparan. Humingi ng pamanhin ang Manila International Airport Authority at sinigurado na walang maapektuhan o maantalang biyahe at tanging ang terminal lamang o mga passenger terminal lamang ang isasa ilalim sa electrical upgrade. Kung kaya't magkakaroon ng schedule ang brownout sa Paliparan. Tiniyak ni Eric Ines, ang General Manager ng Manila International Airport Authority, na merong sapat na abiso ang mga airline at ito ay meron ding isasagawang mga notice o public advisory sa mga pasahero. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglinikod ng tama sa Imperial Metrolocas, DWIC. Arangkada Balita! Ay, kalaya nga po, kanina binabanggit ho natin, pag-uusapan po natin yung as usual tuwing Lunes, so pag ganito hong ora de peligro, pag mag-aalas 6, talagang yung traffic, lalo dyan sa ano may... Ano ba tawag dyan? Rush hour? Rush hour ho ngayon, lalo po yung mga banda dyan sa may Makati, yung sa may... Ortigas, mga business districts, business district, yeah. Maynila, of course, di ba? Hindi ko talaga nawawala sa pang-araw-araw po na buhay ng mga Pilipino, lalo po dito sa Metro Manila, yung pong traffic congestion. At naglalatag na nga rin po ng solusyon si Pangulong Bongbong Marcos at meron pong isasagawa na traffic summit sa Miyerkules. Para po humingi po tayo ng ilang pong mga payo, no, solusyon, nasa kabilang linya po natin ang dati pong masasabi natin ano ito eh talagang expert, expert ho ito sa transportasyon. Yes. Dati po siyang general manager po ng MMDA at dati rin pong DOTR undersecretary si GM Tim Orbos nasa kabilang linya po natin. Magandang umaga po muli Sir Tim. Welcome po muli sa DWICLU 23. Drew Nacino po muli at Judith Estrada Larino. Hi, good morning, Drew and Judith. Maraming salamat sa inyong pagbigay today sa akin to talk to you about these things. Maraming salamat po sa inyo at good morning po sa good ating morning, lahat. GM. Good morning po, GM. Mm-hmm. Siguro Opo. Naman, hindi ho kayo natatraffic. Hindi, alam na ni GM yung gagawin niya pag natatraffic siya. Oo nga eh. Pero talaga, lumalaki po yung problema po natin sa traffic congestion, lalo po dito sa Metro Manila, GM. Wednesday po, merong traffic summit ang pangungunahan po ni Pangulong Bongbong Marcos at meron na nga pong mga holistic approach na binabanggit ito pong si ating Pangulong Bongbong Marcos para po masolusyonan ito pong traffic. So tingin ho ninyo, ano pa ho yung mga nakikita ninyo na mga loopholes, yung mga dapat pang patsihan o yung mga dapat pang solusyonan para ho matuldukan o maibsan kahit paano yung nararanasan pong natin na masigip na daloy ng trapiko. Drew, ang tingin ko noon, nakakagalak naman na ito ay isang national concern na mismo ang Pangulo na tumitingin dito sa nangyayari. Kaya ho, yan pa lang malaking bagay na kung bibigyan ng national government yung attention niya, lalo na ang presidente. Eh, alam po natin na may pupuntan yan. Tapos meron ho dalawang bagay na tingin ko makakatulong ngayon na wala po nung panahon ko. Mm-hmm. Isa po yung decision po na Supreme Court na binigay po sa MMDA yung otoridad talaga na para ayusin yung mga traffic violations po no dito na siya yung may authority talaga on traffic sa Metro Manila. Ang ibig po sabihin niyan magkakaroon po talaga ng isa lang na kinatawan na mag-aayos ng traffic. O dati ho, traffic czar. Opo, yung dati alam nyo, iba ang
patakaran sa Makati, ibang patakaran sa Pasig. Eh, hindi ino. Dati ho kasi, kung may lalabas po kami na panukala sa MMDA, hindi ibig sabihin po niya na susundan yan sa lahat ng mga syudad. Kailangan ipasa pa ho yan na resolusyon ng bawat LGU. Ngayon, hindi na ho. Si MMDA na lang ang magbibigay ng ano ng direction para sa lahat. Malaking bagay po yon. Tapos po yung isa, yung kasama ho dyan, yung tinatawag na single ticketing system na talagang iisa na lang talaga ang violation mo sa lahat. Hindi ho tulad yung dati na pwede kang mahuli dito sa Makati, tumawid ka lang sa Taguig, huhuliin ka na naman para sa same ano, kakaiba kasi. Malaking bagay po 'yan, pero ano ako sa akin ang pinakaimportante talaga yung consciousness nating lahat na tayo ho bilang nasa pribadong sektor at sila po na nasa public sector. Tayo po lahat dito sa Metro Manila, lahat po tayo ay may responsibilidad talaga sa trapiko, hindi lang ho yung gobyerno. Kaya nga sabi ko lagi ho, yung trapiko, traffic mo eh. Kailangan ho pagtulungan natin. Meron nung nakita akong pinadala sa akin dahil may mga kaibigan pa rin ako na kung anong tungkol problema sa traffic sa akin binibigay. Meron nung isang lugar doon sa bandang Maynila na kinandado niya na yung mga, hinarang niya na yung mga yung nasarapan niyang sidewalk at sinarili niya. Yung mga ganun po ba? Maliliit na bagay, pero pag pagsama-sama niyo po lahat yan, lalaki po talaga yung problema natin. Oh. GM, maraming ganyan, ha? Lalong-lalo na. Taga Maynila ho kasi ako, GM eh. So nakikita mo. Alam mo po yung GM na motor na lang yung dadaan. Parang hirap na hirap pang makadaan. Hirap pa. Kasi parehong side, hindi lang motor yung nakaparada, merong mga sanggaganda pa ng sasakyan, GM. Malalaking sasakyan, may kotse. Alam niyo yun, ano na yung tricycle, lahat na yata ay nandoon, magkabilang side na e-bike pa dagdag. Oho. Pambihira. Ano ho talaga eh, kailangan na hindi natin iasa lahat sa gobyerno, hindi natin tama. Kailangan tayo ho may responsibilidad na bawat isa. So isa pa hong na nakita ko na nabanggit din ho sa akin. Opo. Bakit lahat tayo nasa Maynila? Hindi naman kailangan lahat nasa Metro Manila. Siyempre, nandito po yung trabaho, nandito po yung oportunidad. Right. Pero mabigyan ko po kayo ng halimbawa. Nalaman po namin na siguro mahigit, kunwari po yung opisina ng ano ng isang government agency. Kunwari po kunwari ho COA or DPWH. Bakit kailangan yung branch nila ng Region 4 nandito sa Maynila? Bakit kailangan yung opisina nila sa dapat na nasa Region 4 o kaya nasa Region 4A, ganun po. Bakit nila nilalagay sa Maynila? O kaya yung Office of Muslim Affairs, bakit kailangan nasa Maynila yan? Pwede naman ho natin ikalat yan sa ibang ano. Eh, pinag-uusapan po natin dito, ang dami rin. Isa hong bagay yan eh. Kung may magsasakripisyo, sabi ko po kanina, dapat tayong lahat involved sa traffic solution. Pero dapat po ang manguna talaga sa pagre-resolve ng traffic, ang gobyerno. Yeah, isa pong pwedeng gawin nila, flexi time. Yan. Ba't hindi sila mauna pumasok? Bakit kailangan sabay-sabay tayo? Yung mga ganun po. No? So, that is what probably what the president is saying, na holistic approach. Traffic cannot be resolved by infrastructure alone. Pagdadagdag ng train, pagdadagdag ng subway. Ganun din eh. Kahit modernization po ng jeep eh. Opo. Nagbago ka nga ng sasakyan, pero tigil naman kahit saan. So, I guess, ano ho talaga, a holistic approach that should involve everyone. Opo. Disiplina siguro, may singit po lang, GM, ay, no? Po, tama po kayo. Self-discipline, ika nga. Oh. GM, na-invite ka ba sa Wednesday? Kasi nag-i-invite pala si Pangulong BBM. My na, experts. Lahat daw ng mga kung sinong merong aambag. May contribute. Na solusyon para maibsan yung tumitinding traffic congestion dito. Wala bang mga ganong invitation sa iyo mula sa government?
Nagsabi naman po yung ating, actually, itong mga taga-MMDA po, of course, ano yan, eh, talagang I still consider myself as part of the MMDA family. Yes. Nasabihan naman po ako nila at nakita ko rin po yung kanilang ginagawa. Maganda po yung kanilang plano na iharap kay Presidente. Mukha hong sila ho makakapagbigay ng malaking tulong dito sa ating ano, problema na ito. But ko, ako ho, kung maalala ho natin nung panahon ko na nandyan ako, eh grabe ho talaga. I mean, mas masama ho talaga nung araw. In fairness, madami na hong kabutihan. Yung nilipat na lang ho natin yung bus sa gitna. Alam ko mga iba ayaw nila yun. No? Pero ang laking bagay ho niyan. Dahil dati ho, ang EDSA, ang jeep po ng EDSA noon, bus, kahit saan tumitigil. Totoo. Kahit saan. Bumubuntis. So, malaking bagay na po yun. So, we're getting there. Siguro dahil lang nakikita talaga natin. Dumami rin ho kasi ang kotse, sa totoo lang. Yes, yung pa. Oo. GM, tapos, apo, bukod sa EDSA, kasi naglagay tayo ng EDSA busway, sa ibang kalsada, ibang major thoroughfares, kailangan, sa tingin mo, kailangan din ba tayo magkalagay ng kahalintulad na sariling bus lane, just like in EDSA? Ay, opo. Yun pong ano, dapat to, may plano na ng gobyerno yan. Panahon ko pa ho, even before that, yung Quezon Avenue, Espanya, kailangan po ng... Commonwealth, pero, yan. Imbawa. Commonwealth. Pero po siguro yung ano po, yung sa Quezon Avenue, Espanya, rather than bus, ang gawin na sa gitna, mga jeep. Total jeep naman o nandyan, igitna yung mga jeep para sila yung magkakaroon ng jeepney way. Instead of a busway. Igitna na ho yan. Kasi may plano na ho nung araw yan, yung BRT. Dalawa yan, EDSA at saka Quezon Avenue from Quezon City Hall. So yung MRT 7 ho, titigil ho sa may bandang North Avenue, hindi ho ba? Pagdating po sa North doon po, Quezon City Hall up to Manila City Hall, lalagyan ho yan ng BRT. Tapos kung masunod din ho sana yung ano, pano, yung plano nung araw from Manila City Hall, dire-diretso naman ho sa PTEX na ganun na naman. No. Pero dito na ho kukunin sa Rojas Boulevard na doon ho sa gilid na malapad-lapad. So, another place po is C5. Pwede rin ho lagyan yan ng sa gitna. At tingin ko po yung mga truck sa C5 na kung saan ngayon talaga sila pa rin ang nagbibigay ng dagdag sa traffic dyan. Hindi na ho nila kailangan na doon na bumaybay. Kaya lang naman ho natin ginawa nung araw yun dahil wala pa yung Skyway. Ngayon ho pwede na ho sila eh. Maaring hindi sa Skyway, pero sa Osmeño ho sila dumaan, pwede na rin ho yan. Isa pa ho kailangan lagyan ng improvement yung tinatawag na East-West Corridor magmula ho sa Rizal. Papasok ho ng Metro Manila hanggang sa Manila Bay dahil makikita nyo po, mga truck din, madami dyan yung mga naghahakot ng buhangin, na simento dyan ho nang gagaling. Nakakasabay natin yan na araw-araw eh. Yun po, ang ano natin, traffic is a function of time and space. Kaya ho, nagkakaroon kayo ng peak hours kasi nandun lahat yung mga sasakyan. So siguro ho, ito talaga isang kailangan na ikalat na rin yung oras. Sa gabi na lang ang delivery, mga ganun po. No? But, ang ano po sa traffic ko, hindi isang solusyon talaga. Madaming solusyon sa madaming problema na nagbibigay traffic ko sa atin. Pero importante ho yung ating pag-iisip na ang traffic ko, traffic mo, traffic ko rin. Kumbaga, pagtulungan po natin yan. Yan, oo. Pero ito mga nabanggit nyo, GM, ano, na mga dapat gawin. Pero may ginagawa na rin naman yung gobyerno. Sa katunayan nga, magkakaroon nga nitong traffic summit on Wednesday, no? Ilang porsyento na ba? Ano bang rating nyo pala? Yon, yung rating nyo sa efforts din ng gobyerno. Bagamat, wala namang ano pa do, hindi pa ganun, kumbaga malapit na, malayo pa rin. Paano ba 'yun? Malayo na yung pero achievement, nagsisimula na, parang ganun. Anong maibibigay niyo na grado? Rating, grade. Ano po, siguro po sa infrastructure, mataas 'yun, no? Nasa mga siguro sabi mo ng 8 ganun, no? Dahil ang problema lang 'yun, infrastructure. Eh matagal din 'yan, mga 8 years din 'yan. Lalo yung mga right of way na 'yan, GM, ang tagal issue, niyan. Matagal issue po. At saka I guess ang problema natin is ngayon, no. So ako ho, nakikita ko naman dahil sa bagong desisyon ng Supreme Court. Tapos nakikita ko ho na malaking bagay ho ngayon yung ginagastusan na ng gobyerno yung
yung mga yung tungkol po sa trapiko. Nakikita ko dati, ngayon ang daming enforcers, well equipped sila. Mm-hmm. Nakikita ko ang daming CCTVs, ang daming traffic lights na tinatayo. Nakita ko rin ho na talagang may gumagawa ho ng paraan ng gobyerno. Siguro, I would think mataas naman ho ang rating ko sa kanila. I would even put it at 8. I think tayo ho yung hamon sa atin eh. Mm-hmm. We have to help government. Ako po, I did not even vote for this for our president, but I think we should help out, pagtulong-tulungan na ho talaga natin. Kasi wala naman ng politika sa traffic. Talato tayo kung ano mang kulay yun eh, natatraffic. So, bihira, tayo dyan. Nakukulayan eh, no? Pero kailangan talaga, kailangan solusyonan ho yan. Yes po, tayo, kung hindi ho natin pigilan, dati nung panahon ko, nasa 2.4 billion ang ating talo everyday. Ngayon, no, nasa, if I'm not mistaken, dumoble na or close to that, parang 4.2. And then ang balita ko, pag hindi natin i-arresto, aabot to ng 5 point something next year. So, 3.8 billion daw, sabi ng MAP. Grabe. Ngayon po, 3.8. So, tumaas na, ho, yung mga ganun, medyo mabigat ho yan. At least, ho, yung conscious, maalala nyo, no, dati, grabe, away na. Mm-hmm. Nag-aaway na. Ang tingin sa MMDA, ang baba. Mm-hmm. Panahon namin, ang baba na tingin sa MMDA. Yung enforcer, minumura ng tao. Ganun. So, mm-hmm. Well, sa totoo lang naman, no, yung mga enforcers nung araw, ibang-iba rin. Talagang may mga corrupt din talaga na hindi rin, at hindi ho nila alam yung kanilang ginagawa. Mm-hmm. At least ngayon, mm-hmm. nakikita mo na ano sila, alam nila may ano na built ang tawag ko doon, nag-aaral ho sila ngayon, may meron na talagang competency exams. Mm-hmm. No, hindi na rin ho ganun kadami ang mga corrupt, meron unang-una mas mahirap ho ngayon. Mm-hmm. Lahat ng tao may camera. Yes. Oo, konting kibot lang yan, nakukunan yan. Konting kibot. So, yeah, that is a way of us, the private sector, helping our government, ourselves as well. So, opo, naku, eh, baka meron pa. Huwag tayo mawala ng pag-asa, alam ho natin yung problema. Malaking bagay na ho yun na nakikita natin na alam natin yung problema at may ginagawang gobyerno. Yun. Baka meron pa ho kayo mga panawagan na GM, lalo ho sa mga siyempre, sa mga motorista rin po natin na mapasaway na iba. Para ho makapag-ambag sa solusyon. Yan. Kadamihan ho naman ho sa atin, eh, gusto lang naman natin umabot sa pinupuntahan natin. Yan naman ho, eh, kaya tayo lang naglalakbay, galing sa bahay, pupuntang opisina, papuntang eskwelahan, papuntang simbahan. Eh, gusto lang ho natin umabot doon. Kung tayo lahat, ganun ang pag-iisip, na kailangan lang natin umabot sa pupuntahan natin. Tingin ko malaking bagay, no? Ang isang problema ho natin yung nakakalimutan natin na yung kasama natin ganun din ang gusto. So nag-aaway-away ho tayo, yung kanya-kanya. Yun nga ho nakakapagtaka nung inaral po namin yan. Bakit ang isang tao na napakabait sa pamilya niya, sa opisina niya, normal na tao, pagdating ho sa coach, sa traffic, nagiging ano siya? Para nagiging isang monster, di ba? Parang fight for survival, nagmumurahan. So all these things, so we just have to remember that lahat po tayo, we just want to go where we want to go. Yes. So, wala hong lamangan, hindi ka nilalamangan. Kung may magka-abiria ho, pag-usap, meron no pala, mabilis lang ho, no, na narinig ko po ito. Isang cost po ng traffic natin dito na sana ma-aksyonan ng ating Pangulo o ng MMDA o ng lahat po na nasa gobyerno ngayon, bakit kung magbanggaan tayo, bakit kailangan pa natin itakbo sa pulis at antayin natin yung pulis, iwala yung pulis doon? Yung mga ganyan pong bagay-bagay, there are things to adjust na madaling mawala eh. Mm-hmm. So sana yan huwang, kung mayroon pong gagawing traffic summit, we don't need the big ideas na ay magkakasubway tayo, magkakatrain tayo, lahat ho yan, maganda ho yan. Pero madami hong maliliit na bagay na nandyan ho sa harapan natin, hindi, walang gastos na kailangan, konting adjust lang, luluwag po. Isa po yun, bakit kailangan na natin antayin lagi ang police report? Hindi ho kailangan yun. Okay. Pwede naman, kung talagang honesty system, picturean mo na lang, pareho naman may insurance. Yan. Takbo kayo dun sa ano, kung may problema, di magkorte kayo. Pero wag ho kayo mag-away
Huwag ko kayong mag-antay doon sa kalye kasi ho yan, bawat minuto na nakabaybay kayo dyan, dadagdag ho ng 10 times more. Ayun, narangbook mo, GM. Uh-huh. Well said. Maraming salamat, GM. Sa iyong oras, sa mga susunod pang... Opo, akabalahin ka pa rin namin. Kaya parati sa akin. Salamat po. Ako ay nasa privado na pero natutuwa ako pagka natatawag po ako sa mga ganitong bagay-bagay. Mabuhay po kayo. Thank you, GM. Maraming salamat. Ingat po kayo at... ingat sa traffic. Yan po, si dating MMDA General Manager at DOTR Undersecretary Tomas Tim Orbos at siya din po ay merong column sa Business Mirror. Magbabalik po tayo muli makalipas lamang ilang mga paalala ang oras. This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. This time check is brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. 553. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. That time check was brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Arrancada Balita! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. Lahat sigurado. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. That news update was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mag MX3 araw-araw para MX-traordinary. DWIZ. Kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Perwisyong babuyan ng inyong kapitbahay? Nako, bawal ito. Naiinis ka na ba sa babuyan ng kapitbahay mo? Dahil bukod sa maingay, tila hindi na sariwang hangin ang nalalanghap nyo. Alam mo ba na pwedeng-pwede mo itong ereklamo?
abatement of public nuisance ang tawag dito. Kapag napatunayan ng health officer ng inyong lugar na nuisance ang baboy ng kapitbahay mo, maaari nila itong ipasara nang hindi na dumadaan sa korte. Dahil sa ating batas, ang anumang bagay na nagdudulot ng pinsala o discomfort sa tao ay maaaring ipasara o sirain. Kapag hindi ka na makatiis, sabihin ang reklamo sa barangay bago dumulog sa inyong mayor. Kaya naman maging responsable ang kapitbahay, panatiling malinis ang babuyan para hindi ka masabihan ng nako, bawal ito. At si Ate Juday. Arangkada Balita. Alright, nabulo natin ang isa pang pag-uulat buhat kay Patrol 13 Gilbert Perdez kaugnay po sa traffic congestion. Go Gilbert! Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakikita niya raw ang kahalagahan ng pagdevelop sa mga kalapit na probinsya bilang susi raw sa paglutas sa matagal ng problema ng mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Sa kanyang pinakahuling vlog, inihayag ng Pangulo na habang patuloy ang paggawa ng mga infrastruktura at iba pang solusyon sa transportasyon, patuloy din naman ang pagdami ng populasyon at ang pagdami ng mga sakyan. Kasabay nito'y naniniwala din ang Pangulo na ang pagdevelop sa mga karatig lalawigan na magiging pangmatagalang solusyon daw sa traffic congestion sa Metro Manila. Kabilang sa mga tinukoy ng Pangulo ang Bulacan, Pampanga, Cavite at Laguna, paniliwanag pa ng Pangulo na ang malalaking proyekto sa mga probinsya ay hindi kaagad mararamdaman, ngunit sa oras na matapos na raw ang mga ito ay asahan ng gaganda ang sitwasyon ng daloy ng trapiko. Patrol 13, Gilbert Perdez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Ay, mga kagodos, wala na po tayong oras. Masapit na po ating pansamantalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng Monday morning, ngayon po nga April 8, 2024, sa ngalan po ng buong tropa, DWIZ at LU23. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Racino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na po. Susunod na ang usapang tol kasama sina Senator Tolentino at Cecil Villarosa. At pagkatapos naman po niya, nagdadagad ang panibagong bugso ng balitaan kasama naman si Johnny Manes sa pamagitan po yan ng pasada balita. Happy birthday muna today! Ay, happy birthday! Na napakaganda nating anchor. Isa sa mga napakagandang anchor natin. Ma'am Loli Acosta. Ma'am Loli, ang anchor po ng Sulong na Bayan. Ayan. Bye-bye! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News Account, Facebook, YouTube at DWIZ